Sagutin mo muna kaya yan. Nakailang tawag na sa'yo ang asawa mo? Huwika ng babae kay Hans. Napabuntong hininga na lamang ito, saka sumagot. Hayaan mo siyang mamatay kakatawag. Ang kulit. Huwika ni Hans. At muling pinatay ang tawag ni Hailey. Nakailang tawag na si Hailey sa kanyang asawang si Hans. Ngunit ilang beses din itong pinatay ang tawag niya. Shit! Ang baby ko! Daing ni Hailey. At doon na nanlabo ang lahat. Samantalang si Hans naman makalipas ang isang linggway, umuwi sa kanilang tahanan ni Hailey. Where is she? Bungad na tanong ni Hans sa katulong at nakapamulsapeto. Sino po? Takang tanong ng katulong kay Hans. Para bang nag-init ang ulo ni Hans sa naging tanong ng katulong at napasapo na lamang ito sa kanyang noo. Sino pa ba? E di yung mom nyo? Wika ni Hans at titig na titig sa katulong. Tila namumutla naman na sumagot ang katulong sa naging tanong ni Hans at napasign of the cross pa ito. Sir, patay na po si ma'am. 3 araw na pong nakalipas. Sagot ng katulong at dunay. Tila ba namu ang pawis ni Hans? Ano? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak, please. Sumunod ka na lang sa gusto ng iyong abuelo. E nang mas makakabuti sa'yo. Sa kanoon pa lang ay... may kasunduan ng ating pamilya at ang pamilya nila Hans na kung sino ang kauna-unahang apo sa ating pamilya ay siyang ikakasal sa kanilang unang apo. Paliwanag ng ina ni Hailey sa kanya. But ma'am, that was unfair for us, lalo na't hindi namin mahal ang isa't isa. Magiging mahirap sa amin na makisama sa isa't isa, lalo na't magkibang landas naming kinalakihan. Ayokong pumasok sa isang relasyon o sa pampamilya na hindi ko kilala o mahal ang isang lalaki. Pangangatwira ni Hailey. Pero settle na ang lahat, anak. Wala ka nang magagawa. Kilala mo naman ang iyong abuelo. Kapag sinabi niya na gagawin niya talaga at kapag settle na, wala ka na talagang magagawa. Just try, anak. Malay mo diba mag-work? Yung iba nga dyan, tulad niyo din. Pero kalaunan, nagmahalan din sila sa dulo. Paliwanag ng ina nito. Napabuntong hininga na lamang si Hailey dahil alam niya naman sa kanyang sarili na kahit ilang beses pa siyang makipagtalo at makipag-usap ay wala na siyang magagawa dahil ang kanyang abuelo na ang may desisyon. May magagawa pa po ba ako? Si abuelo na ang may desisyon nun eh. Sana lang mabuting lalaking si Hans na iyon. Baka mamaya saktan niya lang ang damdamin ko o kaya ginagamit lang nilang kasunduan. Because of our wealth, di mo ako masisisi, Mami, na ganun ang isipin. Wika ni Hailey sa kanyang ina at napabuntong hininga na lamang. Ayaw sanang mag-isip ni Hailey ng masamang bagay o paratang kahit na sino. Ngunit sa yaman ng kanilang pamilya ay hindi maiwasan na Hailey na hindi ganun ang isipin. Napapaisip din si Hailey kung ano kayang reaksyon ng binatang kanyang mapapangasawa nang malaman ang ganung balita. Ngunit alam ni Hailey na kagaya niya ay hindi din masayang lalaking ikakasal sa kanya. Gayong parehong hindi nila kilala ang isa't isa. At hindi man lang nila nakita ang hitsura ng bawat isa sa kanila. Hanggang... Anak, alam kong hindi mo maiwasan ng mga mamba patungkol sa ating kayamanan. Pero kilala mo naman ang iyong abuelo. Mas tuso pa iyan sa tuso. Kailanman ay hinding-hindi nagpatalo ang iyong abuelo patungkol sa usapang pera. Isa pa ay, bawat desisyon ng iyong abuelo ay pinag-isipan niyang mabuti kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika ng ina ni Hailey sa kanya. Gayunpaman kahit na alam ni Hailey na ganun ang pag-uugali ng kanyang abuelo ay di pa din maiwasan ni Hailey isipin ang mga ganong bagay. Matapos ang pag-usap ng dalaway, nagtungo na lang si Hailey sa kanyang silid upang doon ay pagbulay-bulayan ang mga nagaganap sa kanyang buhay. Sa kabilang banda si Hans naman ay wala namang paki kung kanino mong babae siya ikasal dahil meron silang kasunduan ng kanyang mga magulang na maaring niyang gawin lahat ng kanyang nais sa buhay basta huwag lamang gagawa ng anumang bagay
na makakasira sa sama ng dalawang pamilya. Well, you know me that. I can handle a relationship. Kahit nga, pagsabay-sabayan ko pa eh. Wala ba kayong tiwala sa akin? But I can't promise na magiging mabuti at perfect akong asawa. Kilala niyo ako. Mean and cold. Kaya wala kayong magagawa sa ganung pag-uugali ko. Malas lang ng babaeng ikakasal sa akin. Dahil babaero ang kanyang mapapangasawa. Wika ni Hans sa harapan ng kanyang mga magulang. Be kind to Helly, Hans. Mabait na batang apo ng aking kaibigan. She was pretty and kind. Kaya hindi dapat sinasaktan ang tulad niya. Wika ng ina ni Hans. Kagad na napangisi si Hans sa tinura ng kanyang ina sabay-sabing. I have my own life before she enters to respect mine. And I will respect her. Isa pa matalino naman ata siya. Karaniwan sa arranged marriage. Never nag-work lalo na sa aming dalawa. Because I have a girlfriend. Before ko pa siya makilala. Kaya don't bother, ma'am. Kaya alam kong aware ang babaeng iyan. Pangangatwira ni Hans at napailing na lamang ang ina nito. Si Hila ay isang babae. Tulad ng mom mo. Kaya dapat irespeto mo siya. Hans, nagkasundo tayo, alam ko yun. Pero sana lang, huwag kang gumawa ng bagay na ikasisira ng reputasyon ng ating pamilya. Lalo na't napaka ma-impluensya ng pamilya nila. Kayang-kaya nila tayong hatakin pababa anytime. So please, be kind to her. Wika ng ama ni Hans. At napabuntong hininga na lamang ang binata sa tinura ng kanyang ama. Pakiramdam ni Hans ay, ang dalagang si Hailey ang tatapos ng kanyang kaligayahan. Kung kaya't kayon pa lang ay, pinaplano na ni Hans kung ano ang mga dapat niyang gawin kapag nagsama na sila ni Hailey upang mas mapabilis ang pag-alis nito sa kanyang buhay. Kalaunan nga gaya ng mga sinabi ng mga magulang, si Hailey at si Hans ay ikinasal dahil sa kasunduan ng kanilang pamilya. Hindi talaga nila mahal ang isa't isa, ngunit dahil iyon ang kagustuhan ng kanilang pamilya ay wala nang nagawa pang mga ito. Kalaunan ay nagsamang dalawa. Clarification lang babae. Hindi porket kasal tayo eh. Hawakan mo na ako sa leeg. Logic tayo dito ha. Ayoko sa lahat yung pinangingailaman yung kilos ko. And also you can do what you want. And I can do mine. Wala tayong pakialaman. Kumbaga, free ka gawin lahat ng gusto mo. At ganun din ako, copy? Kaagad na wika ni Hans at napakurap-kurap na lamang si Hailey sa dami ng salitang sinambit ni Hans. Ang dami mong kuda. Para kang manok putak ng putak. Easy lang sabihin na walang pakialaman. That's it. Tapos ang usapan. Hindi ang dami mo pang paligoy-ligoy na salita. Masungit na wika ni Hailey at napairap na lamang sa hangin. Sa unang pagkikita pa lamang ay hindi na naging maganda ang kanilang panimula. Ngunit kapwa hindi nila maitatago sa kanilang sarili na namangha sila sa angking kagandahan at kakisigan ng isa't isa. Sa umpisa pa lamang ay tila ba aso at pusa kung magbangayan ang dalawa. Eh alam mo naman pala, kumuda ka din. Ah basta, clear usapan ha. Walang pakialaman, okay? Wika ni Hans at prenteng umupo sa sofa. Alam ko, di mo ako kailangan ulit-ulitin. Pagtataray ni Hailey. Nga pala, anong ulit ang pangalan mo? Tanong ni Hans. At di naman makapaniwala si Hailey sa naging tanong sa kanya ng asawa. The hell? Ikinasal na tayo lahat-lahat. Abay, di mo pa din alam yung pangalan ko? You are unbelievable. Hindi makapaniwala ang wika ni Hailey at napailing na lamang. The hell ka pa dyan. Bakit required na batanda ng pangalan? Alam mo kasi yung pumapasok ng pangalan sa isipan ko ay yung babaeng minamahal ko, like my mommy. Pero yung tulad mo, nabigla na lang dumating sa buhay ko. Hirap akong tandaan. Tura ni Hans. At nakakalokong umisi kay Hailey. Napailing na lamang si Hailey sa pag-uugaling ipinakita sa kanya ni Hans. At sa puntong iyon ay napapaisip na si Hailey kung kaya niya bang tumagal sa ganung pag-uugali ng isang lalaki. I am Hailey, pakitandaan. Ayoko nang paulit-ulit na tanong. Saka pwede ba? Ayusin mo yung upo mo at pag-uugali mo. You are so mean. At parang walang modo. Ganyan ka ba talaga pinalaki ng parents mo? Tura ni Hailey at tinanong ang binata. Ang kaninang ngiti sa labi ni Hans ay biglang nawala dahil sa tanong na iyon ni Hailey sa kanya. What did you say? Tila ba galit na tanong ni Hans kay Hailey
At kung kanina ay pangisingisi lamang ito ngayon ay tila ba mainit ang ulo nito at galit. Wala. Tipid na sagot ni Haley at mabilis na nagtungo sa kanyang silid. Para bang bigla na lamang namuang pawis ni Haley dahil sa pagiging seryoso ni Hans at ang mga mata nito na tila ba isang agila kung tumingin sa kanya. Kaya sa takot ay mabilis na umalis doon si Haley at nagtungo sa kanyang silid dahil ramdam din ni Haley tila ba nagbago bigla ang ihip ng hangin. Napailing na lamang si Hans at saka umalis sa kanilang bahay upang magpalamig ng ulo. Para bang hindi nito nagustuhan ang tinura ng kanyang asawang si Haley, lalo na't tila ba tinanong nito ang pagiging magulang ng kanyang ama at ina. Matapos nun, naisip ni Hans na maging malamig na lamang ang pakikisama kay Haley at pahirapan ito upang ito na mismong umalis sa kanilang tahanan at makipag-divorce sa kanya. Haley, pupunta dito ang tropa ko, kaya pakiusap lang. Pagsilbihan mo naman kami, wala kasi yung katulong natin. Wika ni Hans kay Haley ngunit mabilis yung tinanggihan ng dalaga. Ano ka? Sinuswerte? Di ako katulong dito, Hans. Para lang sa kaalaman mo. Saka pasensya na, may pupuntahan kasi ako. Kaya feel free ka dito sa bahay. Kasi aalis ako. Wika ni Haley at umalis na ito ng kanilang bahay. Napasinghap na lamang sa hangin si Hans at napahawak sa kanyang ulo. She's getting into my nerve. Galit na sigaw ni Hans at binasag ang face sa kanyang harapan. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagpatuloy pa ang hindi magandang pagsasama ng dalawa. Ngunit unti-unti nang nahulog si Haley sa kanyang asawang si Hans. Hindi alam ni Haley kung paano iyon nangyari ngunit kusa na lamang niya iyong naramdaman. Pakiramdam ni Haley ay kakaiba ng nararamdaman niya para kay Hans kahit madalas pa silang mag-away at magtalo na para bang aso at pusa. Sa paglipas ng panahon, lahat ginawa ni Haley para mahalin din siya pabalik ng kanyang asawa. Ngunit si Hans ay may mahal na iba. Ito ay ang kanyang unang pag-ibig. Hans, ginabi ka na ata. Kumain ka na ba? Tanong ni Haley kay Hans. Masamang tumingin si Hans kay Haley sa kanagduran. Sino ka para tanungin ako ng ganyan? Bakit parang napapadalas ng pagtatanong mo sa akin? Di ba usapan natin walang pakialaman? Bakit parang nangingialam ka na? Galit na wika ni Hans kay Haley at dinuro-duro pa nito ang kanyang asawa. Concern lang naman ako sa'yo, Hans. Masama ba yun? Madalas kasing itanong sa'kin ni mami mo kung kamusta ka at madalas kanyang hanapin sa'kin kaya di pa man natapos ni Haley ang kanyang sinasabi ng sampalin nito ni Hans. Ito ang unang beses na pinagbuhatan ng kamay ni Hans si Haley. Matapos pa nasampalin ang sariling asawa ay sinakal pa ito ni Hans. Sa susunod, matuto kang lumugar. Kung tanungin man ni mami kung nasan ako, magsinungaling ka. Di ba dun ka naman magaling? O kaya naman ay magpalusot ka. Sa susunod, ayoko nang magtatanong ka pa sa akin ha. Hindi lang yan matitikman mo. Galit na wika ni Hans at itinulak nito si Haley dahilan para tumamang balakang ng dalaga sa sofa. Naiyak na lamang si Haley dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Hindi naman kasi niya lubos maiisip na dahil lamang sa maliit na bagay ay ganun-ganun na lamang siyang saktan ni Hans at pagbuhatan ng kamay. Kinabukasan ay hindi na nagpakita si Hans kay Haley at hinayaan na lamang iyon ni Haley. Abuelo, hindi naman po kayo nagsabi ni Mom na dadalaw kayo. Gulantang na wika ni Haley sa kanyang abuelo at sa kanyang ina. Bigla ka kasing naalala nitong mami mo. Alam mo naman, mahal na mahal ka nito. Wika ng abuelo ni Haley at niyakap ang babae. Napakunot naman ang noon ng ina ni Haley na makita ang pasasaka ng braso ni Haley at sa gilid ng labi nito. Anong nangyari dyan? Bakit ka may pasa dito? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Tanong ng ina ni Haley at tinignan pang maigi ang pasa ng dalaga. Hindi po mami, katanghal lang po iyan. Nadulas kasi ako sa banyo at tumama itong labi ko sa bathtub at ang braso ko. Palusot ni Haley at hindi niya alam bakit niya ginawa ang bagay na iyon. At pinagtakpan niya ang asawa sa halip na isumbong ang ginawa nito. Sigurado ka ba? Magsabi ka lang kung sinasaktan kanyang asawa mo. Para mismo paghiwalayin ko kayo. Wika ng ina ni Haley at peking umiti naman si Haley sa kaniyakap ang kanyang ina.
Naku si Mama, masyadong love na love ako. Hindi naman po ako sinasaktan ni Hans. Mabait po siya sa akin at maalaga. Pagsisinungaling ni Hailey. Eh, nasan bang asawa mo? At wala dito sa bahay niyo? Tanong ng abuelo ni Hailey sa kanya. Nagpaalam po sa akin na alis lang po sila ng mga kaibigan niya. Hinahayaan ko lang po. Kasi alam niyo na, wala pa naman po kaming anak. Wika ni Hailey at napatango na lamang ang kanyang abuelo. Mabuti naman. At nagkakasundo na kayo nung nakaraan ay. Magkaaway kayo at parang aso at pusa. Tama ba? Iyon kasi ang kwento sa akin ng ina ni Hans. Wika ng abuelo ni Hailey at bahagyang napangiti si Hailey. Para bang sa isipan ni Hailey ay nais niya na lamang bumalik sa unang araw ng kanilang pagsasama na wala silang pakialam ni Hans sa isa't isa. Ngunit ngayon na may dadarama na siya sa asaway, para bang nais niya na itong ipagdamot sa iba. Maayos naman bang pagsasama niyo? Baka mamaya, nagtatago ka lang sa amin. Iyang pasamo sa totoo lang. Hindi ako niniwala na dahil lang yan sa pagkadulas mo. Wika ng ina ni Hailey. Ma'am, hindi mo ako pinalaking sinungaling, kaya hindi ako nagsisinungaling. Wika ni Hailey at napangiti naman ang ina nito. Mabuti naman. At natatandaan mo pa ang mga biling ko sa'yo? Siguraduhin mo lang talaga, Hailey, na hindi ka sinasaktan ng asawa mo. Aba, makakapatay ako ng de oras. Wika ng ina ni Hailey at napayuko na lamang ito. Sa totoo lamang ay, nais nang sumagot ni Hailey sa kanyang ina. Dahil kung tutuusin ay, wala siya sa sitwasyon na iyon. Kung hindi nila pinilit na ituloy ang kasalan na kailanman ay, hindi magiging maganda ang kahinatnan lalo na hindi nila mahal ang isa't isa. Kung tutuusin ay, may kanya-kanyang damdamin sila Hans. Ngunit bilang respeto sa kanilang mga magulang ay, isinantabi nila ang kanilang sariling kaligayahan. Masunod lamang ang kanilang mahal na mga magulang. Mami, ayos na ayos ako dito. Saka natuto din po ako na mag-ayos ng bahay. Saka maglinis at magluto. Wika ni Hailey, upang ibahin ang usapan at mailisi yun sa ibang bagay. Aba, mabuti naman kung ganon. Alam mo, apo, ang isang lalaki ang hinahanap sa isang babae ay ang masarap magluto. Yung swak sa panlasa namin at katakam-takam na tiyak na ulit-ulitin naming ipaluto. Wika ng abuelo ni Hailey. Natahimik naman si Hailey dahil ang mga bagay na sinabi ng kanyang abuelo ay kanya nang ginawa. Bakit ganun, abuelo? Si Hans, ayaw kainin ang luto ko. Madalas sinasabi niya busog siya. O kaya naman, mamaya na lang daw. Minsan kinain niyang isang luto ko pero unti lang. Wika ni Hailey at natahimik naman ang abuelo nito. Anak, subukan mo kayang alamin ang gusto ni Hans. Ganito kasi yan, anak, bilang isang babaeng may bahay o babaeng asawa, dapat alam natin ang mga gusto at ayaw ng iyong asawa. Hindi porket kinain niya, inamoy o tinikman eh, gusto niya na. Lalo na kapag hindi nila gusto, abay, magpapalusot lang ang mga iyan. Nihiya kasi silang diretsuhin kasi nga baka sumama ang loob natin, which is hindi nila alam na kahit din nila sabihin ay dama natin. Kaya mas mabuti kung alam mo ang nais ng asawa mo. Suwesyon at payo ng ina ni Hailey sa kanya. Sa tingin mo, Mami? I try that. Sa totoo lang, gusto ko na talagang magtanong sa'yo kaso baka busy ka po ganun. Naku-confuse kasi ako kay Hans. Baka di niya want yung foods na diluluto ko eh. Sabi nung mga katulong masarap naman daw. I will talk to his mom later to ask kung anong pagkain ang kinakain at paborito ni Hans. Nakangiting wika ni Hailey at nagpanggap itong masaya sa harap ng kanyang ina at ng kanyang abuelo. Ngunit sa totoo lamang, lahat ng kanyang ipinapakita sa mga oras na iyon ay isang pagsisinungaling lamang at pagkukubli sa totoong nangyayari sa loob ng kanilang tahanan ni Hans. Masaya naman ang ina at abuelo ni Hailey na makitang maayos at magandang kalagayan ni Hailey. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ikinukubli lamang ni Hailey ang tunay na kanyang nararamdaman at nararanasan sa mga oras na iyon. Ayaw lamang ni Hailey na mag-alala pa ang mga ito sa kanyang kalagayan. At ang ikinatatakot nito ay ang magkagulo ang dalawang pamilya. Kagustuhan din naman ni Hailey na pagtakpan ng kanyang asawa. Kahit na nakakaranas na siya ng pananakit mula kay Hans na hindi man lang niya naranasan sa kanyang mga magulang. Matapos na dalawin ng kanyang ina at abuelo ay natulog na lamang si Hailey sa kanyang silid. Pasado alas 8 na ng gabi nang magising si Hailey
at nagising siya dahil sa isang halinghing ng babae mula sa kabilang kwarto. Nung unay, nakala ni Haley na nananaginip lamang siya sa mga oras na iyon, ngunit ilang beses pa niya iyon narinig. Dahil doon ay, tumayo na si Haley at paglabas pa lamang ng kwarto ay, nakita niya ng kalat na saplot sa daanan. Oh shit, ah, damn fuck, oh. Sunod-sunod na ungol ng babae. Doon ay, napahawak na lamang sa kanyang bibig si Haley at pinigil ang kanyang sarili na maiyak sa mga oras na iyon. Kitang-kita mismo ni Haley ang pagtatalik ng dalawa dahil bukas pa ang pinto ng kwarto na tila pa sinadya iyon. Para bang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Haley. Ngunit ano nga bang karapatan niya para magalit kung mula pa sa umpisay, di niya na pumamay-ari ang asawa. Damn, ang sarap-sarap mo. Wika ni Hans at pakiwari ni Haley ay sinasadya ni Hans na lakasan ang kanyang bunganga upang madinig ni Haley. Ilang sandali pa ay, ang babae naman ang pumaibabaw at doon ay nakita nito si Haley. Gumisip ang babae kay Haley saka pumikit at din namang pagkalalaki ni Hans. Dahil hindi na makayanan pa ni Haley ang makita ang pagtataksil ng asawa ay, umalis ito ng kanilang bahay at nagtungo sa bar upang doon ay ibuhos lahat ng sakit at galit na kanyang nadarama sa mga oras na iyon. Doon inilabas ni Haley lahat ng kanyang sama ng loob at iniyak lahat ng sakit na kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Hindi sukat akalain ni Haley na gagawin ni Hans ang ganong kababoy na gawain. Ngunit ano pa nga bang aasahan ni Haley? Sa umpisa pa lamang ay, talo na siya. At wala siyang pinanghawakan na maliban sa kanilang kasal na anumang oras ay pwedeng mapawalang bisa. Umiyak ng umiyak sa bar si Haley habang umiinom ng alak na tila ba hindi nito alintana kung ano ang lasa ng alak. Pinagtitinginan na ito ng mga taong naroroon sa loob ng bar dahil sa bawat pagtungka nito ng alak ay humahagulul din ito ng iyak. Ano kayang nangyari dyan? Grabe naman siya makaiyak. Akala mo naman tayan. Siguro niloko ng jowa yan. Heartbroken yan. Ilan lamang yan sa mga bulong-bulungan na narinig ni Haley sa mga taong nasa kanyang paligid. Ngunit hindi yun pinansin at minagtuunan ni Haley ng pansin. Nagpatuloy lamang si Haley sa kanyang ginagawa. Kuya, isa pa nga. Sigaw ni Haley at inabutan naman ang babae. Tutunggay na sana iyon ni Haley ngunit laking gulat nito nang bigla na lamang may umagaw sa alak na kanyang hawak-hawak. Tama na, umuwi ka na bago pa makarating ito sa mga magulang mo. Uwi ka ng isang familiar na boses. Kunot noong tinignan ito ng lasing ng si Haley. Ano bang paki mo ha? Doon ka na lang sa babae mo. Makipag-sex ka magdamag. Diba nga masarap siya? Saka ang galing mo eh. Live na live kanina. Masarap ba? Masikip? Malaso ang wika ni Haley. Tama na Haley. Umuwi na tayo. Masyado ka ng agaw attention dito. Wika ni Hans ngunit tinabig lamang ito ni Haley. Walang pakialaman, di ba? Bakit mo ako pinapakialaman? Akin na yung alak ko. Wika ni Haley at gagawang-gawang nitong inagaw ang alak kay Hans. Hindi na nga, di ba? Ang kulit mo. Iuwi na kita. Wika ni Hans at walang sabi-sabi ay nilagok nito ang alak sa kabinuhat si Haley na tila ba isang sako ng bigas. Ano ba, bitawan mo nga ako? Ayokong sumama sa'yo. Cheater! Sigaw ni Haley at nagpupumiglas ito kay Hans ngunit dahil mas malakas si Hans kaysa kay Haley ay wala nang nagawa pa si Haley. Pinagtinginan naman ang dalawa dahil sa kanilang inasta at ang ilan ay napapailing na lamang. May ilan pa nga sa mga itong kumukuha ng larawan at doon ay inis si Hans. Matapos na may ilagay sa kotse si Haley ay kaagad na bumalik sa loob si Hans at doon ay nakapamulsang nagturan. Sa mga kumuha ng larawan namin kanina at video, pakibura po or else hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. I can access the CCTV in this bar at kapag may lumabas na humor. Tabloid, uusapan namin patungkol sa aming mag-asawa. I will make sure na ang taong nagbakalat noon ay mabubulok sa kulungan. Hindi ito pagbabanta o pananakot. Dahil ang mga salitang binibitawan ko, sinisigurado ko na gagawin ko. Kaya sa mga magbabalak dyan, huwag nyo na ituloy. Baka imbis na kami ang sumikat, kayo ang pasikatin ko. Tura ni Hans at prente pa itong nakatayo sa kamasamang tinignan ang bawat tao sa loob ng bar na iyon. Bakit sino ka ba?
para pag-aksayan namin ng oras. Oo nga, influencer ka ba? O kaya naman artista? Baka ayaw maiskandalo kasi cheater. Oo, ayaw maiskandalo niyan. Baka mayaman yung girl. Ganyan talaga pag cheater. Sila na nanloloko. Abay, sila pang matapang. Ilan lamang yan sa mga narinig ni Hans mula sa kumpulan ng mga tao. Napakagat na lamang sa kanyang ibabang labi si Hans at nagpipigil ng kanyang galit. Ano bang point nyo? Ano bang gusto nyo, pera? Ito, sa inyo na. Inis na wika ni Hans. Saka inihagis sa Era ang limpak-limpak na pera mula sa kanyang wallet. Doon ay kaagad na nagkagulo ang lahat at nag-agawan. Pera! Sigawan ng mga ito. Napailing na lamang si Hans saka bumalik sa security guard at inabot ang isang kumpul ng pera. Ikaw nang bahalang maglinis ng kalat ko at ng babaeng yun. Make sure na walang lalabas na kahit ano bukas or else alam mo nang mangyayari. Bulong ni Hans, saka tinapik ang security at umalis na doon. Pagbalik sa kotse ay naabutan na lang ni Hans na tulog ang asawang si Hailey. Napatitig si Hans sa maamong mukha ng dilaga at bigla na lang nanlabo ang mga mata ni Hans kung kaya't kaagad nitong kinuha ang tubig sa likod ng kanyang kotse at ibinuhos iyon sa kanyang mukha upang magising. Matapos ng pangyayaring iyon ay umuwi na ang dalawa. Teka, asusuka ako. Wika ni Hailey at susuray-suray pa itong naglakad habang akay-akay ni Hans. Naging pangit man ang pagsasama nila Hailey at Hans, ngunit di maitatago ng dalawa na kahit madalas silang magtalo ay concerned pa din sila sa isa't isa at sadyang may ibang mahalang talaga si Hans. Ano, susuka ka? Naman Hailey, bilisan mo at baka. Sorry. Hindi pa man tapos ni Hans ang kanyang sasabihin ay nagkatotoo na nga ang kanyang iniisip. The hell naman Hailey. Reklamo ni Hans at napailing na lamang. Doon ay nakapikit na si Hailey at muntik pa itong matumba mabuti na lamang ay nahawakan agad ito ni Hans. Kakamukhamot sa ulong binuhat ni Hans si Hailey at dinala sa kwarto nito. Kaagad naman na tinanggal ni Hans ang kanyang damit dahil nasukahan siya ni Hailey. Kaagad naman na nagtungo sa banyo si Hans at naghilamos ng kanyang sarili. Matapos na makapaghilamos ay aalis na sana si Hans na makita nitong tumayo si Hailey at susuray-suray pa itong nagtungo sa banyo. Aray! Daing ni Hailey at kaagad na naman na tinungo ni Hans ang banyo at naabutan nito si Hailey na nakaupo sa sahig at may pasa ito sa braso. Ano ba kasing gagawin mo? Tanong ni Hans kay Hailey. Maliligo. Tipid na wika ni Hailey at doon ay mabilis nitong tinanggal ang kanyang suot na damit. Nanlaki ang mga mata ni Hans at kaagad na binalutan ng tuwalya si Hailey. Ano ka ba naman? Bakit ka ba naghubad basta-basta? Tanong ni Hans kay Hailey. Bakit mag-asawa naman tayo ah? Saka ikaw nga nakikipag-sex ka dun sa babaeng yun eh. Kitang-kita ko pa yung hinaharap ng babae. Lawlaw na ang dibdib siguro kapag nag-aano kayo. Nilalapirot mo yun. Mas malaki pa yung akin dun eh. Dire-diretsyong wika ni Hailey at hindi makapaniwala si Hans na sasambitin niyo ni Hailey. Ayos ka lang ba Hailey? Parang kung magwento ka ay palabas lang ang lahat na napapanood mo. Kakaiba ka talaga. Wika ni Hans at nailing na lamang. Tumayo naman si Hailey at tumingin sa mga mata ni Hans. Doon lamang napansin ni Hans na umiiyak si Hailey. Anong meron siya? Nawala ako. Nangungusap na tanong ni Hailey kay Hans at natigilan naman si Hans sa naging tanong ni Hailey. Hailey, bagit ni Hans sa pangalan ng asawa. Napayuko naman si Hailey at lumapit kay Hans. Saka nito hinalikan ng asawang si Hans. Kaya kong tumbasan lahat ng pagmamahal na inaalay niya sa'yo, higit pa Hans. Pero sa tuwing gagawin ko yun, lumalayo ka. Wika ni Hailey at doon ay hinilikan muli nito si Hans. Mapusok at mapangakit ang bawat halik at haplos ni Hailey. Sinubukan pa ni Hans na itulak si Hailey ngunit sadyang mapilit ang babae kung kaya't. Dahil sa init ng katawan ay inangkin ni Hans ang asawang si Hailey. Nung gabing iyon ay pinagsaluhan ng dalawang isang mainit at mapusok na pagtatalik. Lahat ginawa ni Hailey at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Bigay na bigay ito at aminado si Hans na tila ba nagustuhan niya ang pagtatalik nila ni Hailey
ngunit sumasagi pa din sa kanyang isipan ang mahal niya. Matapos magsawa sa isa't isa'y nakatulog ang dalawa. Nagising na lamang si Hailey dahil sa sinag ng araw. At pagtingin nito sa kanyang sarili, wala na siyang saplot. Ngunit wala na sa kanyang tabi si Hans. Binalikan ni Hailey bawat nangyari nung gabing iyon. At hindi ni Hailey sukat akalain na magagawa nila ang bagay na iyon. Kaagad na nagbihis ng kanyang saplot si Hailey at bumaba. Si Hans manang pumasok na ba? Tanong ni Hailey sa kanilang katulong. Naku madam, kanina pa pong umaga umalis. Pagising niya, umalis na po ito agad. At nagmamadli pa nga po si sir kanina habang may kausap sa cellphone eh. Di ko nga po alam kung sino yung kausap niya sa cellphone. At kung mamadali si sir eh, akala mo may emergency. Wika ng katulong kay Hailey at napaisip naman ang babae sa tidura ng kanilang katulong. Kaagad na tinawagan ni Hailey ang ina ni Hans upang magtanong. O Hailey, napatawag ka ata. Anong atin? Bungat na tanong ng ina ni Hans kay Hailey. Si Hans po ba nandyan sa inyo? Kanina daw po kasi nagmamadali. Nag-aalala lang po ako at baka po may emergency kayo. Litanya ni Hailey. Wala naman dito si Hans, iha. Baka may emergency lang sa office kaya nagmamadali. Don't worry. I will contact him. Don't stress yourself. Hans can handle everything. Wika ng ina ni Hans. At nakapante naman kahit papaano si Hailey. Nang dahil sa nangyari sa kanila ni Hans, inisip ni Hailey na baka sa puntong iyon ay may pag-asa pa sa kanilang marriage. Ngunit mabait naman si Hans kay Hailey. Ngunit kalaunan ay napapadalas ng pag-uwi nito ng hating gabi. Kung kaya't doon na nagtanong si Hailey. May problema ba Hans? Tanong ni Hailey sa kanyang asawa at bahagyang lumayo ang lalaki dahil sa takot na baka mauwi na naman ang pag-uusap na iyon sa isang sakitan. Ngunit sa puntong iyon ay kalmado si Hans. Busy lang ako sa office, kaya ako ganito. Pasensya na Hailey. Pero pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap? Pagod kasi ako ngayon. Wika ni Hans. At inunawa na lamang iyon ni Hailey. Nasundan pang pag-uusap nilang iyon. Hindi alam ni Hailey kung bakit ba pinaniwalaan niya ang kanyang asawa, gayong tila ba kinukutoban na siya. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, napapatanong na si Hailey sa kanyang sarili kung ano nga ba siya sa buhay ni Hans. Naging maayos nga sila ngunit panandalian lamang. Iniisip ni Hailey ano nga bang problema, bakit ganun si Hans sa kanya, ngunit wala siyang makuhang sagot mula sa kanyang asawa. Dahil palagi lamang sagot nito sa kanya ay, pagod ako. Hindi man mapilit ni Hailey na pasagutin ang asawa sa kanyang mga katanungan dahil sa takot na maaring ang munti nilang usapan ay mapunta lamang sa sigawan at sakitan, kaya imbis na mag-demand, nanatili na lamang natahimik si Hailey at nakontento na sa relasyong meron sila ni Hans. At least, kahit papaano ay okay sila, kahit na tila ba option na lamang si Hailey para kay Hans. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam si Hailey nang asawang si Hans ay palihim na nakikipagkita sa first love nito. At sa gabi-gabing wala ito sa kanilang tahanan ay kasakasama nito ang mahal na babae. Samantalang ang alam ni Hailey ay abala lamang si Hans sa kumpanya. Hindi alam ni Hailey ng lalaking kanyang pinagkakatiwalaan ay nilaloko na pala siya ng paulit-ulit nang hindi niya man lang nalalaman o natutunugan. Hanggang isang araw, bigla na lamang nahilo si Hailey at nawala ng malay. Kaagad na dinala si Hailey sa ospital dahil sa nangyari, at kaagad na nagtungo doon si Hans upang di mahalata ng kanikanilang pamilya ang kanyang panloloko. Dok, kamusta ang asawa ko? Tanong ni Hans sa doktor. At doon naman ay dumating ang pamilya ni Hailey, maging ang mga magulang niya. Hans, what happened? Nag-aalala lang tanong ng ina ni Hailey. I don't know, tita. Nagulat lang ako nung tinawagan ako ng maid namin at sinabing itinakbo daw po sa ospital si Hailey. Wika ni Hans at napubuntong hininga na lamang. Kaagad na bumaling ang mga ito sa doktor na sumuri kay Hailey. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? May sakit po ba siya? Tanong ng ina ni Hailey na halatang hindi mapakali. Nagdadalang tao po ang pasyente. She was 4 months pregnant. Masyado pong mababang bata kaya tinurukan namin ito ng pagpakapit. We recommend na pakiles lang sa stress sa anumang bagay na makakasama sa pasyente. Asa dinadala nito lalo na po sa pag-iisip sa kanya at pagtatrabaho ng mga mabibigat. We will give her a multivitamins
para lumakas ang resistensya ng pasyente kasi mababa din ang blood pressure ng pasyente na siyang makakasama sa pagdadalang tao niya. Wika ng doktor at Donay, tila ba huminto ang mundo ni Hans. Hindi ito makakibo at tila ba napapaisip sa mga oras na iyon. Sigurado po ba kayo nabuntis ang asawa ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Hans sa doktor at napakunot naman ang noon ng abuelo ni Haley. Bakit naman ganyan ang tanong mo, Hans? Bakit wala bang nangyari sa inyo ng apo ko? At ganyan ang reaksyon mo? Tanong ng abuelo ni Haley na mabilis naman na binigyang kasagutan ni Hans. Meron po. I want to make sure lang po. Baka mamaya may iba pang dahilan bakit nagkaganon ang asawa ko. Concern lang po ako sa kalagayan ni Haley. Wika ni Hans na nakalusot naman sa abuelo ni Haley. Wala na pong ibang nakita sa test ng pasyente. All in all, maayos naman ang kalusugan niya, sadyang mababa lang ang blood pressure niya at maselan ang kanyang pagdadalang tao. Congrats po sa inyo. Wika ng doktor at umalis na. Hindi sukat akalain ni Hans ng isang beses nilang pagtatalik ni Haley ay kaagad na nagbunga. Gayunpaman, alam ni Hans na siya lamang ang nakasiping ng asawa at siya din ang nakauna kay Haley. Kung kaya't malaki talaga ang tsansa na makabuo sila sa unang beses ng kanilang pagtatalik. Gayong mukhang compatible ang sperm at embryo nilang dalawa. Matapos marinig ang balitang iyon, labis ang saya ng kanilang pamilya. Ngunit iniisip ni Hans ay ang kanyang mahal na babae. Kung papaano niya ipapaliwanag ang bagay na iyon, na tila ba ang hirap tanggapin ngunit kailangan ni Hans panindigan. Samantalang matapos ang ilang oras ay nagising na si Haley. Nasaan ako? Kaagad na tanong ni Haley at napakunot ang noon nito nang makitang naroroon ang kanyang abuelo at ang kanyang mga magulang maging ang pamilya ni Hans. Anak, nasa hospital ka. Bigla ka na lang daw hinimatay. May gusto ka bang kainin o ipabili? Bungad ng ina ni Haley at nakangiti pa ito na siyang lalong nakapagpataka kay Haley. Mommy, anong meron? Bakit parang ang saya-saya niyo? Kunot noong tanong ni Haley. Doon na tumayo si Hans at umupo sa tabi ni Haley. Nagdadalang tao ka. You are 4 months pregnant. Wika ni Hans na halos hindi maipintang itsura kung natutuwa nga ba ito o napipilitan lamang. Hindi naman makapaniwala si Haley sa tinura ng kanyang asawa. Buntis ako? Di makapaniwalang tanong ni Haley at napatingin pa sa mga ito. Oo Haley, buntis ka. May apo na kami. At mga magulang na kayo ng anak kong si Hans. May bagong miyembro na sa ating pamilya. Maligayang tugon ng ina ni Hans at hindi naman makapaniwala si Haley. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil totoong pamilya na sila ni Hans o nalulungkot dahil sa kanyang pangangamba na baka. Hindi tanggap ni Hans ang batang gayong ramdam niya na tila ba hindi tunay na masayang asawa base sa salita at ekspresyon ng mukha nito. Kayon pa man ay naging masaya si Haley dahil sa wakas ay ganap na siyang ina. Matapos ang pangyayaring iyon ay naging maalaga naman si Hans sa kanya. Haley, did you take your vitamins? Huwag mong kakalimutan. It's for our baby. Dito na ako at baka muli na ako sa business meeting ko. Wika ni Hans at hinalikan na lamang si Haley sa pisngi. Nagpatuloy ang ganong pakikitungo ni Hans kay Haley. Kaya natila ba malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nakalaunan ay naging mainitan ang ulo nito na hindi naman niya maunawaan. Akala ni Haley magbabago na si Hans dahil magkakaanak na sila. Ngunit wala pa din nagbago. Cold at palaging mainit ang ulo nito saka napapadalas pang pag-alis nito. Gayunpaman, inunawa na lamang ni Haley ang asawa dahil sa pag-aakalang ganun ang asawa dahil sa dami ng problema sa kumpanya. Sa paglipas ng buwan, unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Haley at unti-unti nang inaayos ni Haley ang mga gamit ng kanilang magiging anak. Sa pagsapit ng ilang buwan, malapit na ang kabuwanan ni Haley, ngunit mas napapadalas ang pag-alis ni Hans ng hating gabi at hindi alam ni Haley kung saan nga ba nagpupunta ang kanyang asawa. Sa halip na magtanong pa kay Hans, hinaya na lamang ito ni Haley. Gawa na din na bawal siyang mag-isip at ma-stress sa mga bagay-bagay dahil makakasama yun sa kanyang dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. Labis na pag-uunawa at pag-intindi ang ibinigay at inilaan ni Haley para sa kanyang asawa. Ngunit tila ba inaabuso na siya nito, kaya isang gabi ay kinausap na ni Haley ang asawang si Hans.
Hans, pwede ba tayong mag-usap? Tura ni Haley sa kanyang asawa. Pagod ako. Tipid na sagot ni Hans kay Haley. Pinigilan ni Haley ang kanyang sarili na magtaas ng boses o magalit sa mga oras na iyon. Pinanatili niya ang pagiging kalmado. Kahit saglit lang, wika ni Haley at doon na tila ba nag-init ang ulo ni Hans. Hindi ka ba makaintindi ng salitang pagod ako? Putya naman, Haley. Hindi pa ba sapat ang atensyon na binibigay ko sa'yo? Sakal na ako sa marriage na hindi ko naman ginusto. Galit na bulyaw ni Hans at ikinabigla iyon ni Haley. Bigla na lamang na nakita ang puso ni Haley sa kanyang narinig mula kay Hans. Akala ko okay na tayo. Magkakababy na nga tayo, diba? Lumuluhang tanong ni Haley at sa puntong iyon, pinipilit ni Haley na pakalmahin ang sarili upang hindi mapanong bata sa kanyang sinapupunan. Putya naman, Haley. Mahirap bang intindihin na hindi kita mahal? Kahit na magkakaanak na tayo, o ipilit mo ng sarili mo sa akin, hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. Oo, kasal tayo. Magkakaanak tayo. Pero hindi yun ibig sabihin na sa'yo na ako. May buhay ako. At may pangarap. Bago ka dumating. Pero lahat yun, unti-unting nasisira dahil sa'yo. Galit na tura ni Hans. Hindi makapaniwala si Haley na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Hans. At dahil sa emosyon na nararamdaman ay hindi napigilan pa ni Haley ang kanyang damdamin. Sana kung ganyan ka ng pananaw mo sa buhay, sa umpisa pa lang sinuko mo na. Sa umpisa pa lang, tinigil na natin dito. Hans, hindi lang ikaw ang nahihirapan dito, pati ako. Bakit? Ikaw lang bang may buhay at may pangarap? Ako din, Hans. Huwag mong kakalimutan na pati ako apektado dito. Lalo na ngayon, dahil buntis ako. Sa'yo walang mawawala, pero sa akin madami. Huwag kang unfair, Hans. Akala mo ikaw lang hirap. Pwes, ipapaalam ko sa'yo, sa ating dalawa, ako ang higit na nahihirapan dito. Umiiyak na wika ni Haley at napaupo na lamang ito. Kumalma naman si Hans nang makitang tila ba nangangatog si Haley. Pareho lang tayong hirap sa sitwasyon, Haley. Pasensya ka na kung nasabi kong mga bagay na iyon. Tama na, pagod ako. Masama sa iyong ma-stress. Magpahinga ka na. Wika ni Hans at ito na mismo ang nagpakumbaba sa kanilang dalawa. Naging malabo ang lahat sa kanilang dalawa ni Hans. At ang dating pag-asa sa puso ni Haley ay naglaho na. Hanggang isang araw, galing sa ospital si Haley. At doon isang trahedya ang nangyari. Na aksidente ang sinasakyan nitong kotse at ilang beses na nitong tinawagan ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito sumasagot at pinapatayan pa siya. Sa kabilang banda si Hans naman ay walang kaalam-alam na ang kanyang asawang si Haley at ang dinadala nito sa sinapupunan ay nasa panganib. Sagutin mo muna kaya yan. Nakailang tawag na sa iyong asawa mo? Wika ng babae kay Hans. Napabuntong hininga na lamang ito sa kasumagot. Hayaan mo siyang mamatay kakatawag. Ang kulit. Wika ni Hans at muling pinatay ang tawag ni Haley. Nakailang tawag na si Haley sa kanyang asawang si Hans. Ngunit ilang beses din itong pinatay ang tawag niya. Shit! Ang baby ko! Daing ni Haley. At doon na nanlabo ang lahat. Samantalang si Hans naman makalipas ang ilang linggway, umuwi sa kanilang tahanan ni Haley. Where is she? Bungad na tanong ni Hans sa katulong. At nakapamulsa pa ito. Sino po? Takang tanong ng katulong kay Hans. Para bang nag-init ang ulo ni Hans sa naging tanong ng katulong at napasapo na lamang ito sa kanyang noo. Sino pa ba? E di yung mom nyo? Wika ni Hans at titig na titig sa katulong. Tila namumutla naman ang sumagot ang katulong sa naging tanong ni Hans at naka-sign of the cross pa ito. Sir, patay na po si ma'am. Tatlong araw na pong nakalipas. Sagot ng katulong at doon ay tila ba namuo ang pawis ni Hans. Ano? Gulantang na tanong ni Hans at hindi ito makapaniwala sa balitang kanyang narinig. Hindi naman kaagad naniwala si Hans sa tinura ng katulong at agad itong nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Saang lupalop ng mundo ka nagpupunta at hindi ka namin makontak? Galit na bungad ng ama ni Hans sa kanya. Nag out of town po ako, Dad. Nakayokong wika ni Hans sa kanyang ama. Out of town? Alam mo ba ng asawa at anak mo ay wala na? Wika ng ama ni Hans at nanlaki pa ang mga mata ng lalaki. What do you mean?
Tanong ni Hans na nauutal pa ito. Patay na si Haley at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Because of you. Ilang beses ka tinawagan ng asawa mo, pero pinapatay mo. Bakit? Wala kang awa. Sana man lang sinagot mo. E di sana buhay pang asawa at ang anak mo. Sana kasama pa ni Haley ang mga magulang niya. At alam mo bang pinakamasakit doon? Nakita ka mismo ng daddy ni Haley na may kasamang babae. Habang ang anak nila nag-aagaw buhay sa ospital at nadamay pang isang inosenteng bata. You are disgrace in this family. Galit na wika ng ama ni Hans at sinuntok nito ang sariling anak. Hindi ko akalain na magagawa mo ang bagay na iyon, Hans. Akala ko nagbago ka na dahil magkakaanak na kayo ni Haley. Kung ayaw mo sana sa relasyon niyong dalawa, sinabi mo sana namatay si Haley na may sama ng loob sa'yo. At worst, namatay ang anak niyo na hindi mo lang nasisilayan ang ganda ng mundo. Masakla pa doon habang ang mag-ina mo agaw buhay. Nasakanluan ka ng ibang babae at nagpapakasaya. I don't know, Hans. Hindi na kita kilala. Inisip mo lang sana na ang asawa may babae tulad ko bago mo ginawa ang ganoong kasamang bagay. Wika ng ina ni Hans at naiiling ito. Hindi naman makapaniwala si Hans dahil sa nangyari. Sobrang bigat ng kanyang dibdib at sa puntong iyon ay labis na pagsisisi ang kanyang naramdaman. Ngunit huli na lahat, wala na ang kanyang asawa at anak. Nawala ang mga ito na wala man lang siya sa tabi ni Haley. Namatay ang asawa at anak niya nang wala siyang kaalam-alam. Ngayon wala na si Haley. Siguro masaya ka na. Diba nga? Kami ang may kasalanan dahil pinilit namin isang kasal na hindi naman dapat. Ngayon malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo. Malaya ka na sa buhay mo. At ngayon pwede mo nang makasamang babaeng tunay mong minamahal. Uwi ka ng ama ni Hans at naiyak na lamang ang binata. Matapos ang pangyayaring iyon sa buhay ni Hans, kahit na magsisisi pa siya, daladala niya na ang konsensya sa kanyang puso. Nakalipas ang 5 taon, sobrang lugi na ang kumpanya nila Hans dahil pinull out ng parents ni Haley at ng abuelo nito lahat ng shares nila sa kumpanya nila Hans. Nang dahil sa nangyari, unti-unti nang naghirap si Hans at dun pa sumabay na namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang aksidente. Sunod-sunod na dagok ang dumating sa buhay ni Hans. Sa mga oras na iyon, lugmok na si Hans. At iniwan pa siya ng babaeng minahal niya at pinili. Nagsisisi si Hans na di niya pinahalagan si Haley na tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit puro sakit ang kanyang isinukli sa namayapang asawa. Sa loob ng 5 taon na naghirap sa buhay si Hans, lalo na nang namatay ang kanyang mga magulang. At iniwan pa siya sa ere ng babaeng kinababaliwan niya. Sobrang bigat ng damdamin at lubos-lubos na pagsisisi ang naramdaman ni Hans. Ngunit kahit na magsisi pa siya, hindi niya na maibabalik pa ang panahon. Nang tuluyang nalugi ang kumpanya nila Hans, dahil na din sunod-sunod na nag-pull out ang kanilang mga investors, ay walang nagawa si Hans. Kundi ibenta ang ilan sa kanilang mga ari-arian na minana niya pa sa kanyang mga magulang. At doon ay, nag-umpisa na si Hans na maghanap ng trabaho upang mabuhay. Hanggang isang araw nag-apply si Hans bilang manager sa isang kumpanyang sikat na sikat at laking gulat ni Hans dahil agad siyang natanggap sa nasabing kumpanya. Doon na nag-umpisa sa trabaho si Hans pero palaisipan ang lahat kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanya. Manager Hans, kilala mo po ba yung may-ari ng kumpanya? Tanong kay Hans ng isa sa mga empleyado. Hindi nga eh, nung interview kasi, secretary lang yung nag-interview sa akin. Tapos sila head naman, hindi din alam eh. Misteryoso pang identity ng may-ari. Wala nga kaalam-alam kung babae ba o lalaki ang may-ari. Kasi palaisipan talaga. Sagot ni Hans sa katrabaho. Sa loob ng 5 taon ay unti-unti na dinasanay si Hans na makisalamuha sa ibang tao. Simula nang mawala ang kanyang asawang si Haley at ang kanilang magiging anak. Sana'y maraming natutunan sa buhay si Hans. Isa na doon ang pagpapahalaga sa mga taong nagmamahal sa'yo at sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Ganun ba? Na-curious tuloy ako. Wika ng katrabaho ni Hans at napaisip din si Hans. Ako nga din eh, palaisip pa talaga kung sino may-ari nitong kumpanya. Sa bagay, baka kasi natatakot. Ganun, lalo na at sikat itong kumpanya niya sa mundo ng business world. Tura ni Hans. Ni isa sa mga empleyado maging mga investor at iba pang mga matataas na posisyon sa kumpanya ay hindi alam
ang pagkatao at pagkakilanlan ng may-ari ng kumpanya. Until isang event ang naganap. Uy, alam niyo ba? Tanong na isa sa mga empleyado kay Lahans. Ano na naman yan, Vicky? Tanong ng isa pa sa mga ito. Sa darating na event, ipapakilala na daw ang may-ari ng kumpanya. Wika nito. Nagulat naman si Hans at tila ba. Hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman dahil excited na tila ba kabado siya na makita ang may-ari ng kumpanya. Sigurado ka ba dyan? Tanong ng mga ito. Oo naman, aba, may announcement na ah. Di niyo ba nakita? Pahuli-huli kayo sa balita. Wika nito at napailing na lamang. Nung araw na iyon ay tila ba hindi mapakali si Hans. Para bang may kung ano siyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na iyon at ang araw na pinakahintay ng lahat. It's a pleasant day to everyone. We are glad to meet you all. Handa na ba kayo na makilala ang mysterious owner ng Precious Heart Company? Litanya ng MC sa lahat at kanya-kanya naman ang sigaw ng bawat taong naroroon sa loob ng venue. Ang tagal naman ipakilala. Kanina pa tayo sabik na makilalang mysterious natin na boss. Wika ng isa sa mga empleyado. Kaya nga eh, ang tagal-tagal. Nakailang sandok na ako dun sa fruit salad, aba, di pa din talaga pinakikilala. Dagdag pa ng isa habang mumunguya. Matuto kayong maghintay, madaling madali lang. Kayo talaga, saka ayaw nyo yun habang naghihintay tayo eh. Busog na ang mga tiyan natin. Kaysa sa naman naghihintay tayo, tapos walang pakain aba, mas malala iyon. Pabirong wika ni Hans at natawa naman ang mga kasama nito sa table na iyon. Alam mo Manager Hans, dati akala ko masungit ka kasi napaka-cold mo. Alam mo yung expression niya? Ganto. Poker face. Di mabasa ano yung laman ng utak, pati emotion niya. Wika ng isa sa mga ito. Napangiti naman si Hans sa kanagduran. Actually, mean at gold talaga ako. Nagbago lang nunong namatay ang asawa at anak ko. Pati na din parents ko dahil na din sa kapabayaan ko. Pag-amin ni Hans. We, may asawa't anak ka na pala dapat? Nakuhirap talaga kapag namatayan. Buti nga nagbago ka manager. Pero mabuti yung pagbabago mo kasi natuto ka. Wika ng mga ito at doon ay natigil ang usapan ng mga ito nang muling magsalita ang MC. Ready na ba ang lahat? Pa-suspense na tanong ng MC at kanya-kanyang nagsigawa ng mga ito. Sus ang tagal pa. Reklamo ni Hans at napailing na lamang. Okay, damang-dama ko na yung tense ng lahat at dahil dyan, ready ng lahat. I am proudly introduced to everyone, the CEO and the owner of this Precious Heart Company, Miss Haley. Wika ng MC at laking gulat ni Hans na makita kung sinong may-ari ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Haley? Nautal na wika ni Hans nang makita ang asawa niyang akala niya na mayapa na. Mas lalo itong gumanda. Labis na nagulat at hindi makapaniwala si Hans na ang babaeng kanyang pinagluksay ngayon ay nakikita niyang buhay, nakatayo at maayos ang kalagayan. Nang maaksidente si Haley na wala nito ng malay at dinala si Haley sa ospital ng kanyang pamilya. Sa galit ng pamilya ni Haley dahil muntik nang ikinamatay ni Haley at ng baby nito ang pag-aaksidente. At wala din si Hans para tulungan ang kanyang mag-inay. Ipinalabas ng pamilya na patay na si Haley. Iyon naman ang nakarating na katotohanan kay Hans. At nung unay, ilang buwan din na koma si Haley. Walang malay at pagising niya. Ikinasal na si Hans sa first love nito. Galit na galit si Haley. At gusto niyang maghiganti kaya nagpagaling ito. At ngayon ay bumalik nito sa Pinas para maghiganti. Sa pagbabalik ni Haley doon niya nalaman na mahirap na si Hans at nag-apply ito sa kanyang kumpanya na siya mismong nagpatayo at para mapadali ay tinanggap niya ito sa kanyang kumpanya to take revenge. Hello everyone, I am Gla. Hindi pa man tapos sa kanyang sinasabi si Haley at nag-umpisa pa lamang ito ay laking gulat niya nang bigla na lamang siyang yakapin ng isang lalaki at ito ay si Hans. I am so sorry for what I did to you, Haley. Pinagsisihan ko na iyon. Umiiyak na tura ni Hans habang nakayakap kay Haley. Pinagtinginan sila ng lahat at kinuhanan pa ng litrato. Sino ka? Takang tanong ni Haley kay Hans. Doon na nga nagkunwari si Haley na hindi niya kilala si Hans.
Natatakang napatingin naman si Hans kay Haley. Saka pinahid ang kanyang mga luwas sa mata. Hindi mo ako kilala? Ako to si Hans, ang asawa mo. Tura ni Hans. At tila ba wala na sa kanyang matingin ng mga taong naroroon. Kunot noon namang napatingin si Haley kay Hans. I don't remember you. At wala akong asawa. At hindi pa ako na ikakasal sa kahit na sino. Wika ni Haley at napakagaling ng pag-arte nito. Gulong-gulo naman ang isipan ni Hans dahil sa ipinakita at sinabi ni Haley sa kanya. Ako to si Hans, ang asawa mo. Yung baby natin, nasaan na? Buhay ba siya? Tila ba nababaliw na tanong ni Hans. Doon na ipinadampot si Hans sa mga security upang paalisin sa harap. Pasensya na. Nagkamali lang ata si Manager Hans. Wika ng MC at pinagtinginan naman si Hans ng mga taong naroroon habang bitbit ito palabas. Kaloka. Napakadami ata ng alak na ininom ni Manager Hans. Grabe. Ganun ba siya ka-guilty para mapagkamalan na asawa niya si Ma'am Haley? Wika ng isa sa mga ito. Baka naman kasi kamukha ni Ma'am Haley, kaya akala ni Manager Hans, siya talaga. Dagdag pa ng isa. Napailing na lamang ang mga ito. Samantalang si Hans naman ay hindi mapakali at alam ni Hans na hindi siya nagkakamali. Kung kaya't sa gabing iyon ay nagtungo si Hans sa tahanan ng mga magulang ni Haley. Anong ginagawa ng isang bastardong kagaya mo dito sa aking mansyon? Tanong ng abuelo ni Haley. Tapatin niyo nga ako, buhay ba si Haley? Diretsang tanong ni Hans sa matanda. Ngumisi naman ang abuelo ni Haley, saka sinagot ang katanungan ni Hans. Siguro naman nakita mong apo ko sa event na dinaluhan mo. Oo, buhay si Haley, buhay na buhay siya. At bumalik siya para magiganti sa'yo. Galit na wika ng abuelo ni Haley. Natulala lamang si Hans sa tinura ng matanda. Sir, ano pong kailangan mo? Tapik ng isang katulong kay Hans. Doon na pagtanto ni Hans na ilusyon niya lamang ang kanina. Nandyan ba yung abuelo ni Haley? Tanong ni Hans. Naku sir, matagal na pong patay ang abuelo ni Ma'am Haley. Simula kasi nung maaksidente si Ma'am Haley, inatake sa puso si sir at kalaunan ay namatay. Grabe nga yung nangyari. Bakit po ba? Tanong ng katulong kay Hans. Ang mommy at daddy ni Haley, nandyan ba? Tanong ni Hans. Wala po. 1 week na po sila sa US. Wala po dito ang amo namin saka paalis-alis din po yun sila kasi di nila matanggap ang nangyari sa pamilya nila. Sagot ng katulong at natahimik na lamang si Hans. Umuwi ito sa kanyang bahay na bigo. Kinabukasan ay nakasloob na pumasok sa trabaho si Hans at doon niya muli nakita si Haley. Lalapitan na sana ito ni Hans. Ngunit bigla na lamang ipinatawag si Hans ng kanilang head. Hans, nakarating sa admin ang iyong ginawa kagabi sa event. Anong meron? At bigla ka nalang ng gulo. Tanong ng head kay Hans. Napayuko naman si Hans. Saka nagsalita at nagpaliwanag. She's my ex-wife. Akala ko patay na siya, to be honest. Kasalanan ko naman kung bakit siya nawala. But when I saw Haley, the CEO of this company, I knew she is my wife. Paliwanag ni Hans. To be honest, natrauma si Miss Haley sa ginawa mo, Hans. Alam mo ba, na kaya hindi nagpapakilala si Miss Haley? Dahil ayaw ng pamilya niya because of her past. She was abused by her husband. At kung ikaw ang lalaking yun, I am very disappointed. Wika ng head at natahimik naman si Hans. I know, hindi ako naging fair kay Haley. Pero pinagsisihan ko na iyon. Sobrang dami kong pinagdaanan. At sobrang guilty ko nung nalaman ko na wala ng asawa at anak ko. Pero ngayon, nakita ng dalawa kong mata na buhay si Haley. Sisiguraduhin ko na mapapatawad niya ako. Dahil nagsisina ako sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Umiiyak na wika ni Hans at laking gulat nito nang makita si Haley sa may pintuan. So ikaw palang sinasabi ni Mommy na dahilan kung bakit nawalang anak ko. At ang alaala ko at dahilan kung bakit nawala ang aking abuelo. Pasalamat ka, wala akong maalala. And I will do everything to make you suffer. Nagigigil na wika ni Haley. Sa puntong iyon ay napahagulhol na lamang si Hans at napaluhod sa harapan ni Haley. Nagsisisi na ako, Haley. Pero kung hindi ka naniniwala, lahat gagawin ko para maipakita ko sa iyo na nagbago na ako. Umiiyak na wika ni Hans habang nakaluhod.
dahil sisingsisisi si Hans. Lahat ay kanya nang ginawa para maalala siya ni Haley at mapatawad siya nito without knowing na plano lahat yun ni Haley. Hindi talaga nawala ng alaala si Haley at buhay din ang anak nila ni Hans. Ngunit ang mahal na abuelo ni Haley ay namatay bago pa man magising si Haley mula sa pagkahimlay ng matagal sa higaan dahil sa nangyari sa aksidente. At iyon ang mas ikinagalit ni Haley dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang abuelo sa huling pagkakataon. Matapos ang confrontation ng dalaway, wala man lang naging response si Haley kay Hans. Desidido pa din ito na pahirapan ang dating asawa. Manager, pakidala daw po ito kay Miss Haley. Kailangan daw niya ang bagay na iyan. Nandun siya sa stockroom. Wika ng isa sa mga empleyado. Mabilis naman na kinuha ni Hans ang mga folder at dalidaling nagtungo sa stockroom. At doon ay naabutan niya si Haley. Mabuti naman at nandito ka na. Pakiayos nga pala nitong lahat. Wika ni Haley. At tatayo na sana ito nang biglang mag out of balance ito. At mabuti na lang ay kaagad itong nasalo ni Hans. I got you. Wika ni Hans at kapwa pa nakatitig sa mga mata ng isa't isang dalawa. Ngunit mabilis na umiwas si Haley. Thanks. Kipid ang wika ni Haley at aalis na sana ito. Ngunit laking gulat niya nang makitang lock ang pinto. Ilang beses pa yung binuksan ni Haley, ngunit nakalock talaga. Kaagad naman na napansin ni Hans ang pagiging aligaga ni Haley, ngunit kaya't nilapitan niya ito. Sarili mong kumpanya, di mo alam paano buksan ang pinto? Nailing na wika ni Hans, saka nito binuksan ang pinto, kahit na nakaharang pa si Haley. Napairap naman sa hangin si Haley, saka nagsalita. Whatever. Gawin mo ang inutos ko. Masungit ng wika ni Haley at lumabas na. Napailing naman si Hans at napangiti sa mga oras na iyon. Nagpatuloy lamang si Hans sa kanyang ginagawa. Madalas na magluto ng iba't ibang putahe si Hans para kay Haley na kahit hindi iyon kinakain ni Haley at ibinibigay sa iba'y wala lamang iyon kay Hans. Para sa kanya'y deserve niya iyon. Habang bumabawi si Hans kay Haley ay doon nakilala niya ang isang bata. Inisip ni Hans na maaring iyon ang kanilang anak ni Haley. Pero laking gulat ni Hans na may nobyo si Haley. Pero ang hindi alam ni Hans ay part lamang iyon ng plano ni Haley na paghihiganti. Haley, siya bang anak natin? Tanong ni Hans kay Haley. Ngunit walang kaimoy-emosyong sinagot ito ni Haley. Find it out. Masungit at tipid na sagot ni Haley. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Hans at ngumiti sa bata. Ang sungit ng mami mo, no? Bulong ni Hans sa bata. Masungit talaga ang mami ko, lalo na sa mga bad guy. Ikaw po, bad guy ka ba? Tanong ng bata kay Hans. Kaagad na natigilan si Hans sa tanong ng bata at napabuntong hininga na lamang. Yes, I am a bad guy before. Pero nang mawala ang asawa at anak ko, nagbago ng lahat sa buhay ko. Malungkot na wika ni Hans. May family ka na po? Nasaan na po sila? Curious na tanong ng bata kay Hans. Napabuntong hininga na lamang si Hans. Hindi niya alam kung bakit nga ba niya sinasabi ang bagay na iyon sa isang walang kamuwang-muwang na bata. Seryosong nakatingin naman ang bata kay Hans na tila ba naghihintay sa sagot ng lalaki. Ang asawa ko ay may mahal na siyang iba. At yung anak ko naman, nandun na siya sa langit pero nandito siya sa puso ko kahit na hindi ko man lang siya nasilayan. Sagot ni Hans. At hindi na nito namalaya na napaluha na pala siya habang kausap ang bata. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Hans sa anak ni Haley na para bang may connection silang dalawa. Ito po panyo, sabi ni mami sa akin. Kapag namatayan ka po o nawala ang taong mahal mo sa buhay, sobrang sakit po sa damdamin. Lalo na kung wala daw po sila sa tabi nito sa mga huling sandali. Wika ng bata at talaga namang makikitaan ang angking talino at kabutihan. Mas lalong naiyak si Hans sa tinura ng bata. Pakiramdam niya ay nagkakaunawaan sila nito. Kahit ng katotohanan ay isang bata ang kanyang kausap. Mami mo ang nagturo sa iyo niyan lahat? Tanong ni Hans sa bata, saka pinahid ang luwas sa kanyang mga mata. Opo, sabi ni mami. Masakit pero wala naman daw po tayong magagawa dahil iyon ang itinakda ng Diyos. Wala na tayong magagawa doon. Kaya ikaw po, mas maigi na lang pong mag-focus ka sa kasalukuyan
kaysa manirahan sa nakaraan. Dahil hindi ka daw po doon makakaahon. Litanya ng bata kay Hans at matamis na ngumiti. Pwede ba kitang mayakap? Tanong ni Hans sa bata at doon ay matamis na ngumiti ang bata. Ito na mismong yumakap kay Hans at para bang lahat ng pangungulila ni Hans sa kanyang anak ay naibsan dahil sa isang yakap na iyon ng bata. Kahit wala na po ang anak mo, tandaan mo po, palagi kanyang ginagabayan. Wika ng bata at kumalas na ito sa pagkakayakap ng tawagin na ito ni Hailey. Ang nakakaiyak sa eksena ng iyon ay nasaksihan mismo ng dalawang mata ni Hailey. Naaawa siya kay Hans, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang sakit at pagdurusa na nararanasan ni Hans sa ngayon. Gusto ni Hailey na ipadama kay Hans ang sakit na kanyang naramdaman ng dahil sa lalaki. Seryoso ka ba talaga na itutuloy mo ang paghiganti mo? Kita ko naman na nagbago na si Hans. Hailey, namatayan din siya ng pamilya. At nung mawala ka, labi siyang nagsisisi. Hindi pa ba sapat ang lahat ng paghihirap na naranasan ni Hans? Tanong ni Daryl kay Hailey. Si Daryl ang lalaki naging private investigator ni Hailey bago ito umuwi ng Pinas. At ito ang nagsaksi sa lahat ng dagok na dumating sa buhay ni Hans. Ngayon ay, nagpapanggap ito bilang nobyo ni Hailey upang pahirapan si Hans. Shut up, Daryl. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko because of him. I suffer a lot at siya ang dahilan kung bakit wala na ngayon si Abuelo. I want him to suffer and feel the pain na itinago ko sa maraming taon. Gigil na wika ni Hailey at umalis na ito nang lumapit na ang bata sa kanila. Napailing na lamang si Daryl at tila ba naawa kay Hans. Alam kasi ni Daryl kung paano nagbago si Hans at aware naman doon si Hailey. Ngunit sa ngayon ay sadyang kinakain ng galit si Hailey ng dahil sa kanilang nakaraan ni Hans. Ilang sandali pa, matapos na magpunas ng mukha, ay lumapit na si Hans kay Daryl at inalahad ang kanyang kamay. Ako nga pala si Hans, ex-husband ni Hailey. Pakilala ni Hans at namumula pa ang ilong nito dahil sa pag-iyak. Daryl, boyfriend ni Hailey. Sagot naman ni Daryl at kinamayan si Hans. Patagal na kayo ni Hailey? Nga pala, nasan ang parents niya? Di pa din ba nakaka-uwi? Dire-diretsong tanong ni Hans sa lalaking si Daryl. Nasa out of town pa sila. Si Hailey lang naman ang want umuwi dito sa Pinas kasi walang mag-aasikaso sa business. Saka, want din ni Precious na makarating dito sa Pinas to experience ng bagong bagay. Wika ni Daryl. Kaya na tila ba naiilang ang dalawa sa isa't isa, nag-usap na ang mga ito. At tila ba normal lamang ang lahat? Ganun ba? Kailan pa kayo nagkakilala ni Hailey? Biglang tanong ni Hans kay Daryl. Since she was coma. I am her doctor. Pag-amin ni Daryl kay Hans. Hindi alam ni Daryl kung bakit ba niya sinasabi ang mga bagay na iyon kay Hans. Sa totoo lamang ay, pinagbawalan siya ni Hailey na magsalita at magsambit ng kahit anong impormasyon kay Hans. So, ikaw ang doktor niya. Totoo ba na patay ng anak namin? Please, Daryl, magsabi ka ng totoo. I know I don't deserve to be answered, pero gusto kong malaman. Nakikiusap ako. Pagsusumamo ni Hans kay Daryl. Kaagad na napayo ko si Daryl. Hindi nito alam kung anong isasagot niya kay Hans sa mga oras na iyon. Naawa siya sa lalaki, ngunit hindi yun sapat na dahilan para sirayan niyang naumpisa nila ni Hailey, kung kaya't hindi nito ipinagtapat ang katotohanan kay Hans. I am sorry for what happened to your family. I understand how guilty you are, Hans. Nang dalhin si Hailey sa ospital, wala itong malay at unconscious. Agad na sinuri ko ang bata sa kanyang sinapupunan, pero wala na itong heartbeat. We conduct an urgent operation and luckily, patay ng bata. That was hard for us to decide kasi pati si Hailey nasa panganib. Ayaw pa sana nilang alisin ang bata sa sinapupunan ni Hailey. Pero wala itong buhay, kaya inalis namin ang bata to save Hailey. Emotional na wika ni Daryl. Sa totoo lamang, lahat naman ng sinabi ni Daryl ay totoo. Nang dahilan si Hailey sa ospital ay unconscious ito, walang malay, at gaya ng sinabit ni Daryl kay Hans, wala na din tibok ang puso ng bata sa loob ng sinapupunan ni Hailey. Naging mahirap para kay Daryl na mag-decide kung anong dapat gawin dahil kailangan nilang mamili. Ngunit between Hailey at sa kanyang anak ay walang pinili ang magulang nito. Ninais nila na parang iligtas ang dalawa
Ngunit nang maisagawa ang operasyon ay wala na talagang buhay ang anak ni Hailey. Ngunit hindi ito sinukuha ni Daryl. At sa awa ng Diyos ay kapwa na buhay si Hailey at ang anak nito. Ngunit mahabang panahon din na walang malay si Hailey at sa isang incubator ang anak nito dahil sa kawalan ng hangin sa katawan. Matapos madinig ang seryosong sagot ni Daryl na kontento na si Hans, ngunit may parte ng puso niya ang nagsasabing buhay pa ang kanyang anak. Sa puntong iyon ay naluha si Hans at ang mga luha nito ay mahalata na guilty at pagsisisi. Alam mo ang sakit-sakit dito sa puso ko, but it's been a long years. Yung sakit na nandito pa din. Alam mo kasi Daryl, sobrang sinisisi ako ng aking sarili dahil sa nangyari. Kasama kong kabit ko nung mga araw na iyon habang nasa panganib ang mag-ina ko. Tinawagan ako noon ni Hailey, but I refused to answer. And worst, after 1 week saka lang ako umuwi. And the worst news I ever heard ay wala ng asawa at anak ko. Kaya pinangako ko noon sa sarili ko na magbabago na ako. Then Hailey came back to my life. Pero parang huli na para bumawi. Mangiyak-ngiyak na wika ni Hans. Sasagot pa sana si Daryl, ngunit bigla na lamang dumating si Hailey. Nasa airport na sila mami and daddy, naghihintay sa atin. Wika ni Hailey at masama nitong tiningnan si Hans. Nag-usap lang kami saglit. Aalis din ako. Ingat kayo. Tura ni Hans at kaagad itong umalis. Anong nangyari dun? Bakit mugto ang mata? Tanong ni Hailey kay Daryl. Nagkipit balikat lamang si Daryl at hindi sinabi kay Hailey ang tunay na nangyari. Hindi ko alam. Nagpakilala lang siya sa akin. Yun lang. Kanina pa yun namamaga ang mata niya, parang galing sa iyak. Palusot ni Daryl at napabuntong hininga na lamang si Hailey. Hayaan mo na siya. Tara na. Wika ni Hailey at nauna na itong nagtungo sa kotse. Natahimik naman si Daryl at naawa na lamang kay Hans. Matapos ang pangyayaring iyon ay sinundo na nila Daryl ang mga magulang ni Hailey. OMG, apo ko! Wika ng ina ni Hailey at kaagad na kinarga nito ang batang si Precious. Mamita, may friend po si Mami. His name is Hans. Naawa po ako sa kanya kasi nawalan siya ng anak. Biglang wika ng batang si Precious. Napatingin naman ang ina ni Hailey sa kanya. Nakilala niya na po si Hans. Tipid na wika ni Hailey. At napatango na lamang ang ina ni Hailey. Aware ba siya? Tanong naman ang ama ni Hailey. No. Tinuloy po ni Hailey ang plano niya. Sagot ni Daryl na hindi na napigil pa ang sarili. Really? Di ba pinag-usapan na natin, Hailey, na hindi mo itutuloy? Mas pinahirapan mo lang ang sarili mo. Binabalik-balikan mo ang nakaraan. Wika ng ama ni Hailey. At natahimik na lamang si Hailey. At masamang tinignan si Daryl. Na tila ba sinisisi ito kung bakit pa sinambit ang bagay na iyon. Daddy, I just want him to feel the pain. Pangangatwira ni Hailey. At wala na ngang nasabi pa ang mga magulang nito. Dahil alam ng mga ito kung anong pinagdaanan ni Hailey bago muling makabangon. Hindi din nila masisisi si Hailey kung bakit ganun na lamang ang galit nito kay Hans, kung kaya't hinayaan na lamang nila si Hailey. Matapos ang pangyayaring iyon ay nagpatuloy ang ugnayan ni Hailey at Hans. Hindi man naging madali ang lahat kay Hans dahil pinahirapan ito madalas ni Hailey. Gayon pa man alam ni Hans na magbubunga ang kanyang paghihirap sa paglipas ng panahon. Lahat tiniis ni Hans dahil alam niya naman sa kanyang sarili sa umpisa ay siyang may kasalanan kay Hailey. At hindi niya ito masisisi kung bakit gano'n na lamang ang turing nito sa kanya. Sa paglipas ng araw ay napapalapit na si Hans sa batang si Precious hanggang sa unti-unti nang makita ni Hailey ang pagbabago kay Hans at para bang napapaisip na si Hailey. Hindi na mamalayan ni Hailey sa kanyang paghiganti ay unti-unting nahulog na ulit ang loob ni Hailey. Aminin, nahulog ka na ulit kay Hans, ano? Tura ni Daryl kay Hailey. Masama naman itong tiningnan ni Hailey. Pinagsasabi mo? Natutuwa lang ako kasi ang laki ng pinagbago niya. Alam mo kasi si Hans hindi yan kumakain ng basta-bastag pagkain lang. Pero look at him now. Kumakain na siya ng mga street foods samantalang dati. Diring-diri siya sa ganyan. Wika ni Hailey at natatawa na lamang. Minahal mo naman ba si Hans nung mag-asawa pa lang kayo? Naging masaya ka din ba sa kanya? Tanong ni Daryl kay Hailey.
Natahimik naman si Haley at muling binalikan ang araw na iyon. Honestly, oo, naging masaya naman ako. Kahit na madalas kaming magtalo. Hans is a kind of person na hindi showy ng nararamdaman niya. I feel his love, pero hindi 100% kasi may mahal siyang iba. At hindi ko siya masisisi doon. Before I came to his life, masaya siya sa iba. But then I came, and everything of his dreams has vanished. Wika ni Haley. Naging totoo ito sa mga oras na iyon. Aminado naman talaga si Haley na minahal niyang lalaking si Hans, ngunit sadyang naging malupit lamang sa kanilang tadhana. Matapos ang pag-uusap na iyon ay, naisipan ni Haley na ihinto ng lahat ng kalokohan ng kanyang naumpisahan. Pero nung aamin na siya kay Hans ay, bigla na lamang umepal ang first love ni Hans. May dala ito na bata at sinasabing anak nila iyon ni Hans. Ano, pagtapos ng lahat, ganun-ganun na lang? Anak natin ito, Hans. Porket buhay na buhay ang ex-wife mo, iniyak-iyakan mo at pinagmukha kang tanga. Wala na ako sa'yo? Paano naman itong anak natin? Kailangan niya din ng amang mag-aaruga sa kanya. Wika ng babae. Doon na naguluhan at nalito si Hans. Excuse me lang ah. Kung anak niyo talaga iyan ni Hans, edi mag-undergo kayo ng DNA test. As far as I remember, kaming dalawa ni Hans ay kasal pa dahil hindi naman talaga ako namatay. At ang kasal niyo ay hindi validate. Kaya may karapatan ako mag-demand. Wika ni Haley ngunit matapang ang babae at nakipagsagutan nito kay Haley. As far as I remember din, ako ang minahal ni Hans at hindi ikaw. Wika ng babae. Ngumisi naman si Haley sa kanagduran. Ikaw nga ang mahal, pero ako ang asawa. Kahit baliktad din mo pang mundo, kabit ka pa rin. At kung tutuusin, pwede pa kitang kasuhan. Ngayon, gusto ko na ipa-DNA test ang anak mo. At si Hans, to make sure na kanya ang batang sinasabi mo. Hindi ko hayaan na muli kang mananaig. Minahal ka nga, pinili ka, pero sumama ka pa din sa iba. Panunupalpal ni Haley sa babae at tuluyan na nga itong natahimik. Tama si Haley. Gusto ko din maipa-DNA test ng bata. Wala ka namang dapat ikatakot kung akin talaga ang batang iyan. Tura ni Hans at Donay, wala na ngang nagawa pa ang babae. Sa puntong iyon ay, nanindigan si Haley. Siya mismo ang nagpa-DNA test kay Hans at sa bata. At doon ay nalaman ni Haley na niloloko lang na babae si Hans. Nandito ng resulta ng DNA test. Wala yung daya, dahil sealed yan. Wika ni Haley at ibinigay ang DNA test result kay Hans. Doon ay nalaman ni Hans, nandi sa kanyang bata. 0%. Hindi ko anak ang pinapaako mo. Wika ni Hans at masama namang tiningnan iyon ng babae. Imposible yan! Sigaw ng babae at kinuha pa ang DNA test result. Huli ka na, lulusot ka pa? Isa pa, Hans. She wants you to be the father of her child dahil hindi siya pinanagutan ng lalaki na kabuntis sa kanya. Nakausap po mismong lalaki. And I have recordings ng pag-uusap namin. From the first place. Una pa lang ay, nagloloko na siya. Nag-cheat siya sa'yo kapag nakatalikod ka. I am so disappointed to you, Hans. You choose that girl over me? Karma nga naman, digital. Wika ni Haley at napapailing na lamang. I am not a cheater. Gawa-gawa mo lang lahat yan dahil inggit ka sa akin. Wika ng babae at natawa na lamang si Haley. Anong ikakainggit ko sa babaeng desperada? Matapos kang piliin anong sinukli mo, sinaktan mo lang yung tao. You choose that pathway. Sa bagay, kung tutuusin, deserve nyo naman ang isa't isa. Si Hans, minahal ko siya ng totoo. Pero anong ginawa niya? Iniwan at niloko niya ako para sa'yo. Samantalang ikaw naman, matapos kang piliin, ipinagpalit mo din siya sa iba. And now you are suffer. Kasi nag-cheat din ang lalaking pinili mo. Ang saklap, no? Ang galing ng circle ng tadhana. Nakakatuwa. Tura ni Haley at natawa pa. Plinano mong lahat ng ito. Sigaw ng babae. At sasampalin na sana nito si Haley ngunit nahawakan niya ito. Wala kang karapatan para saktan ako. Isa pa, hindi ko hayaang madumi mong kamay ay lalapat sa akin. Palaban na wika ni Haley at sinampal ang babae. Tama na. Shine, umalis ka na lang. Wika ni Hans at sobrang gulo na ng isipan nito. Huwag kang maniwala sa babaeng iyan, Hans. Niloko kanya, di ba? Matagal siyang nawala habang nagluluksa ka. Wika ni Shine at naiiling na lamang si Haley.
Kung niloko man ako ni Hailey, I deserve it. Kasi nasaktan ko siya. Nawalan siya ng mahal sa buhay. But you? I don't know, Shine. Umalis ka na lang. Naiiyak na wika ni Hans at napasapo na lamang sa kanyang ulo na tila ba mababaliw. Umalis naman si Shine at naiwan na lang si Hailey at Hans. Hans, banggit ni Hailey sa pangalan ni Hans. Napaangat naman ang kanyang tingin si Hans kay Hailey, saka nangungusap na tumingin sa mga mata ni Hailey. Tapatin mo ako, Hailey. Hindi ka nawala ng alaala, tama ba? Nangungusap na tanong ni Hans. Doon na naisipan ni Hailey na aminin kay Hans na may anak sila at lahat ng mga ginawa niya ay parte lamang ng kanyang mga paghihiganti. I am sorry, Hans. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Aminado ako. Plinano ko lahat. Simula sa pagpasok mo sa kumpanya hanggang sa pagpanggap ko na walang alaala at sa pagpanggap namin ni Daryl. Panimula ni Hailey. Ramdam ko naman, Hailey. Sobrang ramdam ko na ginagawa mo ang lahat ng iyon para maghiganti ka. Kaya nga kahit mahirap at tila ba masakit tinanggap ko kasi gusto kong patunayan sa'yo na totoo lahat ng ipinapakita ko. Ang batang si Precious, siya bang anak natin? Kahit sa puso ko, nakikilala siya. Kahit ilang beses mo pang sabihin na wala na ang ating anak. Sa tuwing makikita, mayayakap at makakausap ko sa Precious, I know she is my daughter. Tama ba ako? Tanong ni Hans. Sa puntong iyon, pareho ng emotional ang dalawa. Tama ka, Hans. Willing ako magpa-DNA test para patunayan yun. Patawad kasi ginawa ko ang bagay nito. Sobra kasi akong nasaktan nung mawala si Abuelo. Namatay siya dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Hindi niya kinayanan ang pressure at bumitaw ang kanyang puso. Doon na umusbong yung eagerness na paghigantihan kita. Kahit sinabi sa akin ni Daryl lahat ng pinagdaanan mo, para bang gusto kong makita mismo na naghihirap ka, nararamdaman mo yung sakit na naramdaman ko. But then I realized I was fall for you again. Every time I try to stop it, I fall hard. Pag-amin ni Hailey at napayo ko na lamang habang umiiyak. Hindi naman makapaniwala si Hans na narinig niya ang mga bagay na iyon kay Hailey. Hindi mo kailangan na humingi ng tawad sa akin. Dahil sa umpisa, ako ang nagkasala. Sa umpisa pa lang, ako nang may kasalanan. I deserve what you've done to me. At hindi kita masisisi kung bakit mo nagawa ang bagay na yun. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Kasi madami akong natutunan sa'yo. Simula nang mawala ka, nagising ako sa katotohanan na pagtanto ko na mali ang lahat ng ginawa ko. Natuto ako sa pagkakamali ko. At nagbago ako ng dahil sa'yo. Maraming aral akong natutunan sa'yo. At ang pinakang natutunan ko sa lahat ay ang magpakumbaba. Matutong tumanggap sa pagkakamali at pahalagan ang mga bagay na mayroon sa iyong paligid. Salamat, Hailey. Umiiyak na wika ni Hans at nagyakapan ang dalawa. Sobrang emotional ang dalawa. Ipinadani test ni Hans si Precious at doon ay match ang dalawa. Matapos ng lahat-lahat, bumawi si Hans sa mag-ina niya. Hanggang sa may nalaman ito patungkol sa nangyaring aksidente kay Hailey noon. Hans, si Shine ang nasa likod ng lahat. Wika ni Daryl. Simula nang malaman ni Hans na buhay ang kanyang anak ay, tila ba nagkaroon ng eagerness si Hans na alamin ang nangyari nung araw na iyon? Ibig sabihin, siya ang may pakana ng lahat? Gulantag na tanong ni Hans. Siya nga, sagot ni Daryl at hindi makapaniwala si Hans na magagawa ni Shine ang bagay na iyon. Nang malaman ni Hans na ang babaeng minahal niya noon na si Shine ang may pakanano na aksidente noon si Hailey at ang baby nila ay ginawa nito ang tama. Kaagad na ipinalam ni Hans ang kanilang natuklasan kay Hailey. Sabi na nga ba, siya may kagagawa ng lahat. Alam mo Hans na si Shine din ang may pakanano ng aksidente ng mga magulang mo? Wika ni Hailey at ipinakita ang mga ebidensya. Labis na nanlumo si Hans sa kanyang mga nalaman. Doon ay sinumiti ng mga ito ang ebidensya sa pulisya. At mabilis din naman na iprinasas ang kaso at kagad na ipinadakip si Shine. Hero with my life. Galit na wika ni Hans kay Shine
at ang babaeng pinakamamahal niya noon ay siyang kinasusuklaman niya na ngayon. Tanga ka kasi, hindi mo ba nahalata na ginagamit lang kita? Ginawa ko iyon just to be rich. Kinuha kong kayamanan niyo hanggang sa wala nang natira sa inyo. Sinubukan kong patayin si Hailey dahil siyang hadlang. Pero umepal ang mga magulang mo. So I don't have choice. Pinatay ko din sila at pinalabas na aksidente ang lahat. Akala ko magagamit ko pa yung bata para utuin ka, pero matalino itong si Hailey at nabuko ako. Pero lang tayo naggamitan, Hans. He used my body and I used your money. Pag-amin ni Shine na tila ba tuwang-tuwa pa ito at hindi na ko konsensya sa lahat ng kanyang kasalanang ginawa. Ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan, Shine, para gawin ang ganung kasamang bagay sa akin? Umiiyak na tanong ni Hans. Ikaw walang kasalanan, pero ang daddy mo, madami. She used my mom. Pinangakuan niya. Pero in the end, nagpakasal siya sa mommy mo because of wealth and reputation. Iniwan kami ni mom ng daddy mo. At iniwan niya si mom sa ere at namatay habang daladala ang dapat kapatid mo at kapatid ko. Ang pamilya niyo ang may umpisa sa lahat. Imbis na umamin ng mommy mo, pinagtakpan niya pa ang daddy mo. Pareho silang masasama. Wika ni Shine at baka sa mga mata nito ang labis na galit at paggamuhi. Sana ako na lang, Shine. Hindi mo na sana dinamay pa si Hailey at ang anak namin. Wika ni Hans. Di ko naman sila dapat idadamay. Yung aksidente ng asawa mo ay dapat akalaan para sa'yo. Kaya nga lang tumawag si Hailey sa'yo. Sinabihan kita na sagutin mo. Kasi nakokonsensya na ako. Pero you are so dumb. Kaya naganap ang bagay na yon. At dahil hindi ko kayang mandamay ng inosente, I call your mom. At ipinalam ang nangyari kahit na hindi pa ako sigurado. Pag-amin ni Shine at napayuko na lamang. Matapos ang confrontation na iyon ay ipinasok na sa loob sa selda si Shine at patong-patong na kasong kinakaharap nito. Samantalang sila Hans at Hailey naman ay nakampante na sa buhay. Unti-unting bumawi si Hans kay Hailey at sa kanilang anak. Natuwa naman ang mga magulang ni Hailey nang makitang buong pamilya nito. Sa paglipas ng mga panahon ay nagdadalaga na ang kanilang anak na si Precious. Anak, dalaga ka na. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Wika ni Hailey sa kanyang anak na si Precious. Mami, dalaga na nga ako, pero di pa din kayo ikinakasal ni daddy. Wala pa din akong kapatid. Tumatanda na po kayo. Wala po ba kayong balak? Tanong ni Precious sa kanyang ina. Wala pang moves ang daddy mo. Wika ni Hailey at natahimik naman si Precious. Matapos ang pag-uusap na iyon ay kinausap ni Precious ang kanyang ama. At doon ay nalaman nito na naghahanda na pala si Hans para mag-propose kay Hailey. Makalipas nga ang ilang araw, doon na nga nag-propose si Hans. Mami, dahan-dahan lang po. Wika ni Precious at inalalayan ang kanyang inang si Hailey na naka-blindfold. Ilang sandali pa ay pinatayo ni Precious ang kanyang ina. Anong meron? Takang tanong ni Hailey at doon ay narinig nito ang tinig ni Hans. Doon tinanggal ni Precious ang blindfold ng kanyang ina. I take you as mine, knowing and loving all of your strengths and faults, just as I offer myself to you as yours with all of my strengths and faults. I will be there for you in your times of need, just as I know I can turn to you when I need a guiding hand. Litanya ni Hans habang nakangiti ng matamis kay Hailey. OMG, ano to? Di makapaniwalang tanong ni Hailey. Doon ay lumuhod si Hans sa paanan ni Hailey at inalabas ang isang pulang kahon. I promise to be there to catch you if you should stumble, carry you over every threshold, and fall in love with you every day. I pledge today to have all the patience and passion that love demands. In the laughter and in the silence, I'll be forever by your side. Hailey, will you marry me for the second time? And for the real? In public with all my heart? Tanong ni Hans kay Hailey. Naluluhang tumango naman si Hailey. Alam mo ba na ganitong proposal ang ideal ko? Nung kinasal tayo noon, nalungkot ako. Kasi di na mangyayari yung dream proposal ko. Pero tinupad mo pa rin. And hence, yes, ang sagot ko.
oo, papakasal ako sa'yo. Kahit atat na talaga ako. Kulang na lang. Ako mag-propose sa'yo sa kupad mo. Yes, Hans. I will marry you. Mangiyak-ngiyak na wika ni Hailey. At doon na ay tumayo si Hans. At niyakap si Hailey saka isinot ang singsing sa daliri ni Hailey. Thank you for trusting me again. I will do everything to protect our family. I love you, Hailey. Matamis na wika ni Hans at niyakap si Hailey. Sabay siil sa labi nito ng sobrang tamis na halik. Matapos ng proposal, naghanda na ang dalawa para sa pagplano ng kanilang kasal. Inabot din ng paghahanda nila ng ilang buwan dahil gusto ni Hans na gawing memorable ang kasal na iyon, Hailey. Nakapon na achieve naman nila. Ngayon ay nasa altar na si Hans. Hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. Ilang sandali pa ay bumukas na ang balkoni ng simbahan at nakita ni Hans si Hailey na nakasuot ng puting gown habang papalapit sa kanya. Naging emotional ang dalawa dahil hindi nila inaasahan na darating pala sila sa ganong sitwasyon matapos ang lahat ng nangyari. Ilang sandali ay iniabot na ng ama ni Hailey ang kamay ng babae. Ingatan mong anak ko. Wika ng ama ni Hailey at ngumiti. Doon na nag-umpisa ang seremonya at doon ay sinambit na ng pare ang tradisyonal na sinasabi nito hanggang si Hans na ang nagbigkas ng kanyang marriage vow. Your love gives me hope. Your smile gives me joy. You make me a better man. Nung nawala ka at inakala ko napatay ka na, I realized how crazy I am. Sisingsisi ako na hinayaan ko na mawala ang isang babae na walang ginawa kundi mahalin, intindihin at unawain ako. When I am with you, everything else fades to the background. You flood my senses with joy. You are my life, my greatest gift. I am so lucky to call you my loving wife. My life is forever entangled with yours from this day on. My dreams are your dreams, and I build it all around you. Lahat ng pagkukulang ko sa inyo ay babawi ako. Ang mga nasayang na sandali ay susulitin na natin. Forever with you simply will not be enough. But from this day forward, I vow to make the most of every moment. Today, I join my life to yours, not simply as your husband, as your friend, your lover, and your biggest supporter. Let me be the shoulder you lean on, and the companion of your life, with this ring. I promise you that you'll never have to face the world alone. Naluluhang wika ni Hans habang binabalikan ang mga pangyayari sa kanilang alaala. I love you with my whole heart, with a passion that can't be expressed in words, only in kisses, glances, and years of adventure by your side. Madami man tayong pinagdaanan sa buhay, I promise to be your honest, faithful, and loving wife for the rest of my days. Palagi akong mananatili sa tabi mo. I pledge to honor you, love you, and cherish you as my husband today and every day. Walang iwan na no matter what happened. I dedicate myself to your happiness, success, and smile. I will love you forever. I promise to be your guiding light in the darkness, a warming comfort in the cold, and a shoulder to lean on when life is too much to bear on your own. Hindi kita iiwan anuman ang mangyari. Sasamahan kita sa anumang hamon ng buhay. Makabagbag damdamin ni Hailey sa kanyang marriage vow. At matamis na ngumiti. Matapos magpalitan ng vow at ay ganap na kasal na ang dalawa. Makalipas ang isang taon ay nabiyayaan ang dalawa ng bagong supling na lalaki at labis na tuwa ang kanilang naramdaman. Mami, wika ng sanggol at labis na natuwa ang mga ito. Mahal, narinig mo bang tinawag niya akong mami? Masayang wika ni Hailey at mabilis na kinarga ang kanilang anak. Yeah, ang cute ng kapatid ko. Tara, Mami. Daddy, kuha po tayo ng litrato para sa first Mommy worthy baby. Nakangiting wika ni Precious at Donay. Magkakayakap ang pamilya na kumuha ng larawan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Anong inyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kilig kwento ni Ate Jane, istorya mo at kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Hindi nyo naman po kailangan magbanat ng buto para makapag-subscribe. Isang pindut lamang po yan, pero ang kapalit nito ay ang tuloy-tuloy na libreng panunood nyo sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!